Hello, hello guys! Magandang gabi! Welcome to Karina's Vlog! So ngayon, gabi na dito, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng lunchbox ang mga Danish. Ano yung mga traditional ano nila. Ito yung paborito nilang lunch, kahit yung mga matatanda, mga bata. Ito yung pinakaborito nilang laman ng kanilang lunchbox. So ngayon, gagawa natin si Samuel ng lunch para bukas. Kasi ngayon, gabi... Para bukas, ready na siya. Kasi pag umaga, sobrang busy kami. Kasi 6 o'clock pa lang, kailangan ko na ihatid. So, yeah. Kailangan ko nang umalis ng bahay kasi 7 dapat na sa trabaho na ako. So, ngayon gagawin na natin para bukas, hindi na stress. So, ito ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga... ano yung gusto nilang... laman ng kanilang lunchbox. So, importante sa kanila, guys, yung importante sa kanila yung gulay. Tapos, ipapakita ko sa inyo yung tinapay. Tawag dito, rupol. Ito yung pinakamahirap na word sa kanila, rupol. Ito yung brown bread. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura. Mukhang masarap siya, guys, pero... yung wala siyang lasa. Pero napaka-healthy kasi corn, corn. So, yung pag-digest sa tiyan mo, matagal. So, parang matagal ka magugutom. Tapos, ipapakita ko sa inyo yung laman ng, yung ipapakita ko sa inyo yung gagawin kong lunchbox para i-sample bukas. So, ito yung guys. Ito yung rupol. Ito yung tinapay. Ayan. Ito yung tinapay. So, bubuksan ko sa inyo kung ano yung itsura. Tapos, ito yung paborito ni Samuel. Kasi, yan yung paborito niya. Ayan. So, ayan yung gagawin natin. So, ipapakita ko sa inyo ang paano ginagawa. Napakarami nilang ano kailangan ayan ito ko nalang ilagay kasi pag hindi natin ginawa bukas matatagalan talaga tayo, so kailangan gawin ng gabi pag kung kinakailangan. Inaano ko lang yung cellphone ko kasi cellphone lang yung gamit natin. Tiis lang. Ayan. Makikita nyo na. Ito yung tinapay nila. Ito yun, guys. Ayan. Ito yung mukhang masarap siya. Pero masarap siya pag... Kasi kailangan natin siya lagyan ng butter bago natin lagyan ng iba pang para ma-ready na. So, ganito yan, guys. Yan, ganyan. Tapos, butter. Kaya kailangan gawin na yun kasi bukas, pag hindi nagawa, Yan. Kailangan yung butter marami kasi at malasa. Malasa yung tinapay. Nung bago pa lang ako dito sa Denmark, tapos kararating ko lang, gutom na gutom ako. Tapos sabi ng host family ko, kasi pumunta ako dito, nagtrabaho ako bilang au pair. So, nung unang araw na nandito ako, sabi ng host ko kung nagugutom daw ako. Tapos umalis sila. Sabi niya, kuha lang daw ako ng tinapay or kung nagugutom ako. So, sabi niya, walang daw ako sa kusina. So, nakita ko tong yung brown bread. Sobrang sarap. Tapos, iba-iba pa silang klase. Kinain ko. Pagtikim ko, habi ko, oh shit. Ba't ganito yung lasa? Habi ko, okay. Tiniis ko na lang yung gutom ko. Tapos, ito pala, guys. Ito yung,
Kung sa atin, ito yung lever spread. Pero sa kanila, ito yung pinaka paborito, ito yung ito yung paborito nila. So, ito yung tawag sa kanila lipostay. Parang ano siya, lever spread, pero mas ano siya kasi siya fresh ganyan. As in pure ano talaga siya atay. Masarap siya. Ito yung paborito ko na nilalagay dito sa tinapay. Tsaka paborito to ni Samuel, kaya ito yung ilalagay natin. Hinahati ko yung tinapay para mahawakan niya, tsaka madali lang kainin. Yan. So, kasi dalawang lunch pack yung gagawin natin tapos isang supot para sa fruits tsaka beige fruits. Kasi importante may prutas sila tsaka gulay. Ayan. So. Pinsya na kayo. Ayan. Tapos. Lagay natin sa kanilang lagay natin ng ganito, ganyan. Sa atin kasi kahit tuyo lang ang ulam natin, sold na sa atin. So, ayan. Tapos, yung next na ilalagay natin, ito yung paborito ni Samuel. Kasi yung mga ano nila, yung mga pagkain nila dito, dapat kailangan na ano na may ilalagay ka sa ibabaw. Ayan. Ganyan. Ayaw, gustong-gusto yan ni Summer. Paborito niya yan. Kaya yan yung ilalagay natin. So, dun sa isang lunchbox, ganyan din. Kasi, yan din yung gusto niyang ilalagay. Gusto niya ilagay ko sa kanyang dalawang lunchbox. Hindi siya nagsasawa. Paborito niya talaga yung lipostay, liver spread sa atin. Ayan. Si Justin kasi hindi na siya nagla-lunchbox. Hindi ko na siya ginagawa ng lunchbox kasi bumibili na siya doon sa may kantin na sila. Meron na silang nabibilihan. Kaya hindi ayaw niya na mag kumain ng tinapay. Ayan. So, ilalagay na naman natin yung lipostay. Ito yung lever spread. Kasi ito lang naman yung paborito ni Samuel. Kahit paulit-ulit niya pang kainin. Hindi talaga nagsasawa. Ayan. So, dalawang ano na yung gagawin natin. Tapos, yung isa, parang cheese lang siya sa atin, parang cheese whiz, ganyan, pero masarap din siya. Cream cheese siya, pero may lasang, may iba-ibang tawag dito ah, may iba-ibang lasa. Ayan, parang cheese whiz lang siya sa atin. So, ganyan ka-arte dito sila. Pero masarap yung ano, yung ibang Pilipina ayaw nila to kasi hindi sila na yung ibang Pilipina hindi nila type yung ano, yung tinapay na to, pero yung iba may mga gusto rin. Pero ako mas gusto ko yung maraming corn kasi mas matagal siya matunaw sa tiyan kaya matagal ka magugutom. Ilalagay natin doon sa isang so ito yung kasama ng isa nating lunch pack para isama. Ayan. So guys, dapat
importante din na importante na may gulay or fruits sa kanilang lunch pack. So gagawin din natin. So lalagyan din natin yung kanyang lunch pack. Lunch pack. Ayan. So tulog na kasi sila kaya ginagawa ko 'to pag tulog na ang mga bata. Ayan. Walang tayo ng kutsilyo matalim. So, ito yung paborito ni Samuel, yung pipino. Ayan. Marami silang mga fresh gulay na mabibili mo lang sa kapit dito sa kapitbahay kasi nasa sa probinsya kami kaya sorry pasensya na ay puro na is na team so gasan ko lang so nahugasan ko na ayan. So hahatiin ko lang to kasi ito yung dalawang lunch box lalagyan natin ng pipino kasi paborito doon din sabi kaya dapat may ganito sa kanyang lunch ayan dalawa tapos ito guys ito rin yung paborito niya sobrang tamis nito ito yung tinatawag na bell pepper ay parang snacks ano lang dito sa kanila kasi sobrang tamis. Papakita ko sa inyo yung kung ano kalaki. Ayan, sobrang laki niya. Pero ang sarap nito. Masarap siya papakin kasi matamis. Kaya gusto to ng mga bata. Ugasan ko lang. Nahugasan na natin. Kaya ganito talaga. Marami ka dapat ilalagay sa kanyang lunch box kasi hinahanap niya. Bakit hindi ko daw nilagyan pag walang ganyan. Ayan. So, ito, tag dalawa-dalawa. May buto pa. Ayan. So, ayan guys, ganyan lang yung laman ng ano niya. Kasi gagawin ko pa siya ng carrots, pero minsan hindi niya rin kinakain. Mas gusto niya kasi nilalaga. Yung sabi niya, huwag ko daw lagyan niya yun. So, ayan yung itsura ng kanyang lunchbox. Ganyan lang, napaka-simple. Ayan, dalawa kasi sila. Ayan. So lalagyan ko na lang siya ng saging sa supot at isang extra na biskuit na para sa snacks niya. So ganyan yung ganyan yung lunch bag nila dito. Pati na rin yung mga nagtatrabaho, mga matatanda or sa ibang ano, ganyan yung lunch nila. Hindi sila bumibili ng yung iba bumibili pero ito talaga yung pinaka the best na tinapay para sa kanila yung RuPaul. So next time ipapakita ko naman sa inyo yung ibang Danish food na parang parehas na din sa atin pero syempre mas masarap yata yung sa atin. Hindi natin mas paborito natin yung lutong Pilipino. So sa sunod guys, abangan niyo yung iba kong vlog. So please share and please subscribe my YouTube para mas maraming akong maisi-share sa inyo. Thank you. Bye-bye. Ingat kayo lagi.